kasi nakiusap kami, wag muna. Kasi gusto nila, papasok tayo dito sa eskwela nila, maganda ang dating natin. Naka-uniform, naka-ID. Di ba maganda rin para sa atin? Maganda sa ating tingnan, napaka-formal. Ang ating personality na papasok tayo dito sa FIMA ay meron tayong magandang uniform, merong ID. So yung ID natin hindi pa tapos kasi ang daming naghabol na enrollment noong January 19 hanggang ngayon meron pa. And open pa po ang enrollment hanggang March. So hindi kayo yung mga nasa Pilipinas pwede pang humabol. Yung kanilang mga kaibigan at mga kamag-anak, so nag-aabol sila ng enrollment pwede pa sa FIMA. But we start the class on Sunday. Pero later, nandito yung ating mga teachers at makikilala ninyo mamaya. Hindi ko alam, I'm not sure kung kayo ay mag-i-start mamaya o imi-meeting kayo niya. Okay po? So, sana hindi kayo maboring at hindi kayo mawala ng tiyaga. Yung iba, 5, 3, 4 na buwan. Uy, umuunti na. Pag malapit na ang graduation, ayan na ang sipag-sipag. Kumasok po yung ating mga minamahal na teachers. So, morning po sa mga nagsinayan. First time po muna magtuturo sa dress making. At gusto ko po ipaalam sa inyo, dati ako ng estudyante sa OWA at sa FIMA. Thank you so much for inviting me. Although I don't understand most of what is going on this morning, but I am so, so impressed and very, very honored that you have invited me this year to be a part of the program to teach. I will be holding classes beside me. For those of you who don't know what that is, basically, as you know, Muslims, in our prayers every day, we recite from the holy book called the Quran. The original Quran, although we have English translation, the original one is in the Arabic language, and it is the same book that hasn't been changed for more than 1,400 years, right? And for the Muslims, we believe every letter we read, there is reward in it. So the course is meant to teach how to recite, okay? You may not know Arabic, but there is still... Basic computer is very helpful to each and every one of us. So, don't be scared. Okay? Matuto tayo para sa ating kinabukasan. Thank you. Hello, FIMA. Good day. Cosmetology is a wide range. Maraming ano yan, cast. To learn about cosmetology is that you are going to learn from head to foot. From hair hanggang sa baba natin. And that is what we are called cosmetology. Now, cosmetology, marami course or specialty that you are going to learn. Now, what I'm going to do to a cosmetology, because I call my course as a cosmetology entrepreneur, we are going to discover your skills and knowledge
boundaries, right? So we are going to learn about that. But you don't expect me na you are learning professionally because this is basic and we are going to share each other. Kung sino yung mas magaling sa akin, she needs to teach me. But if I know, then you need to accept my teachings. Okay? Magturuan tayo. We are going to share each other. But we don't share in Facebook na marunong tayo magbunot ng bulbul. Thank you very much. Carmen Ockman from Cosmetology Entrepreneur. My best. Magtulungan lang tayo. Matututo kayo sa akin at matutulungan din ako sa inyo. Thank you. Good morning po sa lahat. I'm Mary Lou Ramos Piotito. Sa ako po yung nagtuturo ng Bahasa Malay. Since we are in Malaysia po, so kailangan din po natin matuto ng kahit konti Malay lang po. So, para po, kung may kausap po tayo ng Malay, na maintindihan po natin yung anong sinasabi nila. Good afternoon, everyone. Ako po yung magtuturo ng culinary arts. Ang ano po, I'm already 10 years OFW. Sa natutunan ko bilang 10 years OFW, kailangan po natin mag-add ng skills. Kung hindi, mga tayo. Uuwi tayong wala. Ituturo ko po sa inyo sa culinary is Asian cuisine at saka Western. Western cuisine po tayo kasi karamihan sa mga expat gusto nila yung mga katulong nila tayo gusto rin nila tayo mag-upgrade ng skills. So yun po yung within my time po, na bilang OFW, nag-choose din po ako ng mga skills na gusto kong i-upgrade lalo na sa mga amo natin. Yun yung skills na gusto kong i-share sa inyo. Kung magkaroon po tayo ng fun sa culinary arts. Thank you. Magandang umaga sa inyo lahat. If we have Pamela. Pamela is the teacher and Emily the assistant. So, sa baking po, dito po natin matutunan kung paano mag-bake ng cake, paano mag-decoration, at kung mas madaling po kayo sa amin na para sa decoration, yan po ay magagawa yung business soon. Kaya nang po marunong kayo magdawa ng birthday cake, may mga kaibigan kayo ng mag-birthday, at kung sa loob din na sila bibili ng mga cake sa mga shop, ay kung naman ang bibili, ay kayo na lang magagawa, makapag-business pa kayo. Kaya we try our best to teach you on how to do baking and how to do pastry. Thank you. Hi, good morning. Ako po si Red. Kami po tayo ang magtuturo ng Zumba and Hip Hop. So, sasabihin ko sa inyo ang Hip Hop is iba sa Zumba. So, we're going to teach you the Zumba first because Zumba is more of fitness. Yung mga simple steps. So, pag na-open na po kayo sa Zumba, doon namin kayo ipapasok sa Hip Hop. Which is we are doing stage presentation. Pag may mga event tayo dito, sasayaw po tayo. Tapos sa labas ng FIMA because we have more invitations from other events outside. So, kita-kits na lang po tayo. Now, fourth Sunday, this February, kita-kits po tayo. Hi, Tipo. So, yung class po natin ni Pop Zumba is every Sunday. Fourth Sunday. Bali, apat na Sunday po sa isang buwan. So, apat na Sunday po yung klase sa isang buwan. And then, yung may mga talent po dyan, especially sa hip-hop, enroll na po kayo sa hip-hop kasi dito po sa FIMA, madi-develop po yung skills nyo. And then, hindi lang kayo sa FIMA sasayaw, sa other labas pa ng bansa.
ako yung teacher ng accounting and spreadsheet. Pag nag-enroll kayo sa accounting with spreadsheet, we have a two subject. One is accounting, that we can all do credits, debits, and all assets, liabilities, and so on and so on. Then, we will introduce you in spreadsheet. Paano natin i-compute ng accounting? Through spreadsheet, which is row, columns, and all formulas stated with that account. So basically, when you finish the 10 months skills from FIMA, I can guarantee you that you can hire as admin assistant or receptionist or in professional level. I had the 3 students last year that they are first honor, second honor, third honor. My first honor, I referred here to accounting firm. Last time, she is only a maid visa. After that, I transferred him as an accounting firm. Now, she's learning more and more in accounting abilities and SQL. Magiging level to level tayo. Like what my student before, from maid to accountancy. So, sa FIMA, we will provide you the proper skill and training and proper guidance. Hindi mahirap ang accounting. Napakadali lang niya, basta we need our proper time. Yung initiative natin matuto. Okay? Nandito lang kami lahat para i-guide kayong lahat. So, yung mga student ko, magiging student ko this year, you can count on me later because I need to know you everyone first. And lapit lang kayo sa akin after meeting. Thank you! Excuse me. May pasok naman sa photography. Nagawal lang ngayon makapag-provide na ng views. Pero may ibang bagay. So, magamit yun yung photography sa hobby, sa kung may pasok naman sa pag-feature, mga photo, magamit yun siya. Ngayon, pwede nyo rin siya gamitin sa sideline o freelance. Kita rin ngayon. Pero, okay, may pag-agawin sa kapag pag-agawin na kayo. So, yun lang, medyo hindi ako talaga rin. Sa kasi, more on manual tayo sa camera. So, mapower to FIMA. Ako na pala po si... Matuturo ko ako ng reflexology para sa magiging estudyante ko. Kung hindi ko ka-estudyante, magiging customer ko kayo. Yan lang po. Sharing is learning po ang nagawin natin dito sa FIMA. Yan lang po. Good morning po sa lahat. Ako po si Rose Campona. First time nilang mag-enroll dito sa FIMA. Since ang FIMA 2014, isa na po akong estudyante kay Sir Leo. So ngayon po, dahil sa experience ko na HRM ang course, nag-volunteer ako para naman ma-share ko yung experience ko. Katulad na, for example, may mga amo dito ng mga puti kung how to set up the table, the formal and informal. And Western, Chinese, buffet, long set, lahat po yan, ituturo ko po sa actual para at least may natutunan po sila sa HRM. At magagamit niyo po yung certificate once na gusto niyo pumasok sa hotel. Pwede niyo ipakita yung certificate niyo dito. So,
Ang basic na ituturo ko po ay yung paano pag-fold ng iba-ibang klaseng napkin and type of the spoon, fork, and the glass. Diba maraming glass na hindi natin alam? Ay lahat yan ay may mga names ng ano. Step by step po tayo. And maybe kung sino pong gustong mag-aral ng HRM, ay mag-OGT po sila sa hotel. Para po, mas maganda kasi actual at para marami, alam mo sarili mo sa explain, di ba? So, sana po, yung may mga among puti dito, mag-aral po kayo ng HRM para kung wala kayong idea, magkaroon kayo ng idea, ma-surprise naman yung amo yung paano pagsisiting ng dining, ng dinner, alam niyo na. Okay, that's all. Thank you. Thank you po sa ating, thank you sir and madam. Once again, please give them a round of applause. Okay, this.